What's up guys? So this is iFishing TV. Kumusta po kayong lahat? So today, first time I will do unboxing because I think 6 months ago that I ordered some items from online, especially eBay and AliExpress, but unfortunately just only arrived. So try natin to unbox. So titignan natin guys. So tatlong items guys yung dumating. So ito guys, mga dumating na items. So excited na ako na buksan. So hindi natin patatagalin guys. So excited na ako, so una natin bubuksan ito. Kung ano yung laman nito. So ito ay galing sa Singapore. Singapore guys. Nga pala guys, bali nung dumating ito, hindi ko agad siya binuksan. So dinisinfectant ko muna siya para mamatay yung sumama na virus. So, siya guys. Wow! Yung order ko dati na ngayon. So, ito ay stainless steel wire na 49 stranded 7x7. Wow! So stainless steel torsion stranded corrosion resistant siya. So ito ay 10 meters 30 lb. So yung 30 lb yata, kung yung nagkakamali is around 14 to 13 kg yata maximum niya. So ito ay magagamit natin sa kingfish o kaya sa barracuda. So buksan natin, tingnan natin guys kung gano'n siya kanipis. So meron din siyang kasamang pang crimp niya. So ito siya guys. Manipis siya. Flexible pati siya. Ang company niya guys is Kani Fishing. Yan, Kani Fishing siya guys. Tapos may kasama siyang item natin guys. So doon sa mga
kaibigan ko na humihingi sa akin noon, na wala akong maibigay. So, ito na guys, dumating na. So, pwede ko na kayong igawa ng pamprotekta natin sa mga malulupit natin mga agimat sa pag-fishing. Ito na guys. Sunod natin guys ito. Ito yung pinadala sa akin na isang matagal ko ng supplier na gusto na lang i-try at susunan na natin guys. Para ito patagalin. Pangalan niya is Wihai. Ano siya? Wihai. So, para siyang jeep para hindi natin is guys, oh. Medyo maliit lang itong kanya, yung ripple hook niya compare doon sa size no jig. So pwede naman natin itong modify guys. So, pwede natin palitan itong mga na sa number 3 o kaya number 4 na travel hook. So kung titignan mo guys yung quality ng jig, mas tingin ko is marami pa kahirapan ko kahit 20 grams lang siya guys. So wait nyo guys kasi itatrial natin ito kung makakapag offshore man tayo, makakapag inshore fishing tayo, inshore short business. Okay to guys. So, itong kulay na to based on my experience guys is number 1 ito sa akin. Favorito ito ng mga Trevally, Kingfish, Queenfish, mga spotted wow! Trevally. Yan guys. Favorito nila to. So, tignan natin guys kasi pinatay nila sa akin to. Pinadala lang sa akin to ng libre. Nung supplier ko dati, long time. So, matagal-tagalin to. Ito guys, yung una nilang pinadala. Ito yung pangalawa. Tignan natin guys, mukhang ito, kerador din to guys. Shout out to Pinoy World Anglers. Din guys kasi itong kulay na to malupit din, glow in the dark. Ito guys, oh. Zebra yung kabila niya, plain silver na mayroon siyang dot na black. Tapos kung babaliktarin mo siya, oh, di ba? Zebra naman siya. Naglow in the dark. Dito siya glow in the dark. Dito siya spotted. So, sa based on experience ko din guys, sa nanong klaseng kulay, is kagatin din to guys, tirador to number 1. So, expected natin guys pag ito ginamit ko at may isda guys, makakahuli tayo talaga. Most especially itong kulay na to, masakit sa mata ng mga barakuda yung gantong kulay guys. Sa experience ko lang sa pag-fishing ng jigging, kahit 20 grams to guys kaya tumira ito ng mga malalaki.
kingfish, trevally, barracuda, queenfish, black sea bass, sea bream. Marami pang iba guys ang kaya nitong titirahin. Kahit yung maliliit, kinakagat din to. Yung mga spotted snapper, mga chika snapper sa Pilipinas, dito sa Bahrain. Kahit yung bugaong siguro kagat din to. So, titingnan nyo guys, napakalapit nito guys. So, wait nyo. Pag ito guys maganda, so, pwede akong umorder nito sa supplier ko. Napakamura niya. Maganda yung pan niya guys, yung pagkagawa niya. Gayang-gaya talaga guys yung jig para real jig. Ano pa ba dito? NW. Guys, ah, napakaganda guys. 20 grams. So. I-modify lang natin guys yung triple hook niya kasi hindi siya compatible dun sa size ng hook. Ang sa akin kasi guys, kapag yung jig is 20 grams tapos tingin ko is kagatin, ina-upgrade ko to guys ng times 2 times 3 sa size niya. Kasi kung kailan maliit yung jig na ginagamit mo, yan pa yung kinakagat nila. Sa experience ko lang guys ha, lalo yung mga may hilig dyan ng gumagamit ng micro jig. So 20 grams guys is pwede na siyang casting at jigging ito kasi pag yung mga 7 grams 10 grams ganon o yung mas maliit pa doon pwede mo din siyang ilor pero nung ginalaro-laro mo siya ng maliit para doon sa mga trevally na kaya yung mga jazz na maliit. So yun lamang guys. Lastly guys, excited ako dito. Ako excited. Natin. Ito yung matagal ko lang hinatay. Tarahan! Meron akong pang-strap sa vlogging sa fishing guys. So ito guys is universal siya na pwedeng gamitin sa GoPro at saka sa cellphone. Ipinatili ko sa lahat ng klase ng cellphone is pwede siya. So ito yung pinaka body strap niya. Ito yung adjustable lock niya na para sa katawan, mataba ka man o maliit. Yung katawan mo pwede siya pitin. Ito yung para sa cellphone na na-adjust siya. Ito. Na-adjust siya. Na kahit anong klaseng cellphone pwede. Ito yung mga accessories niya guys. Nagkakabit natin. Ito siya. Ito yung pinaka-lock. Assembly na natin siya guys. Paano siya ikakabit? Thank you.
cellphone mo, so pwede mo siyang ganyan, pwede mo siyang ipagano. So, okay siya guys, napakaganda nito guys. So, ready na tayo. Pwede na tayo. Kasi ito guys, yung universal siya, pwede siya sa GoPro. So, sa likod guys. Panalo guys. Wow! So, yun lamang guys. Maraming maraming salamat po sa inyo lahat. Sa inyo na single. First time ko naman mag-unboxing talaga. Maraming maraming salamat po. Maraming maraming salamat po. So, like, subscribe, at click na notification bell para masuportan po yung iFishing TV. Maraming maraming salamat. Guys, good night, good morning, God bless everyone, keep safe, para maiwasan natin yung magkaroon tayo ng virus. God bless you all, and maraming salamat. Hanggang sa muli guys.